benefit. Okay, so sa sickness benefit, pag-uusapan natin, magkano ba ang makukuha ang sickness benefit mula sa SSS, how to qualify, ano yung mga document requirements, at paano ba itong mga gastos sa pagkakasakit na ito, no? Nako, alam nyo po ba na ang SSS sickness benefit natin ay pwede pong up to 72,000 pesos ang makukuha natin per year. Nako, hindi nyo alam yan, ano? Na ganyan kalaki ang pwede nating makuha na sickness benefit natin. Okay? So, itong sickness benefit natin na ito ay syempre ay mayroon yung computation na pinanggagalingan, ano? 90% ng ating average daily salary credit, imumultiply natin yan by the number of days na tayo ay nagkasakit. Tapos 4 to 120 days ang maximum per calendar year na pupwede nating i-claim as sickness benefit. Pero up to 72, so kung titignan natin yan, up to 72,000 lang yung maximum. Kasi kung titignan natin yung maximum salary credit natin, iko-compute natin yan, per year, 72,000 lang yung pwede nating makuha as sickness benefit from SSS. Okay? So if you take a look at this, no, nagawa ako ng ating calculation para mas ma-appreciate natin. So, yung maximum na monthly salary credit natin with 120 days na po pwede nating ma-claim per year, ang average daily salary credit na po pwede nating makuha dyan ay 666.67. Imumultiply natin yung 90% niyan kasi yun yung kailangan na basis, no, sa compilation ng SSS. So, 600 pesos yung magiging ating daily na sickness benefit allowance. Imumultiply natin by 120 days, and we will come up with our maximum sickness benefit na 72,000 pesos. Pero kung titignan natin, ano, ano naman kayang sakit yung aabutin na tayo ng 120 days every year? Nako, ako ang sinasabi ko, sa inyo na po ang sickness benefit na yan. Basta ako, gusto ko na malusog ako, di ba? Sa inyo na, ayoko na mag-claim-claim na mga ganyan, di ba? So, yun. Paano ba tayo magko-compute for the average daily salary credit na applicable sa inyo? So first, we have to identify yung inyong monthly salary credit. At mayroon tayong table for this, ano, na ipapakita sa inyo yung ating monthly salary credit natin, ano? So medyo mahaba siya. So kung below 3,250 ang kinikita mo kada buwan, ang monthly salary credit mo ay equivalent to 3,000 pesos. At ang contribution mo nun ay 400. So, hanapin nyo na po, no, yung inyong ka-match na monthly salary credit. Pero sana naman, wag kayo, hindi kayo dito, no, 7,000 lang yung maximum dyan. O, ito, 7,500 to 11,500 na monthly salary credit. Kasi very important yan na sa calculation natin mamaya, no? So, pwede nyo naman po na i-pause mamaya ito at i-screenshot ninyo para makita ninyo yung mga monthly salary credit na applicable for the year 2022. Naku, kasi po, next year, magkakaroon po tayo ng adjustment, no, sa monthly salary credit natin. So, pag tumungtong na ng 20,250 pesos per month ang salary mo, ang monthly salary credit mo na ay 20,500, no? Which is already exceeding the 20,000 na highest monthly salary credit na pwedeng gamitin for sickness benefit. Okay? So, yung maximum monthly salary credit natin for sickness benefit calculation, ito lamang po yung ating mga kailangang tandaan dyan, no? Yung kung ang income nyo po ay greater than 20,250 pesos na, kayo po ay nasa highest monthly salary credit na 20,000 pesos for sickness benefit calculation. Kasi yun pong, ano, di ba, kapag greater kasi dyan po, hanggang 25,000 po pwede eh. Yung monthly salary credit kasi natin ngayon sa SSS ay pwede up to 25,000 ngayong taon. Pero yung 5,000 po dyan, yan po ay nakalaan para sa tinatawag na WISP o yung Workers Investment and Savings Program, which is a part to augment our retirement benefit. So hindi po siya kasama sa pagka-calculate ng ating sickness benefit. So very important po yan, ha, na tatandaan natin. Okay.
So how do we compute for the monthly as the average daily salary credit? Ito po no, ay naggumawa ako ng mga case scenario, okay? So ito yung susundin natin. So kukunin natin yung 6 highest na monthly salary credit. So kung tayo po ay nagkasakit simula ng January ng kasalukuyang taon, kukunin natin yung total ng 6 na pinakamataas na monthly salary credit ng nakaraang taon. So in this case, nagkasakit tayo for example ng May 2022, ano? Ang gagawin po natin diyan, ayan, so ayan na rectangle na, no, yung May 2022 tayo nagkasakit. Ang sabi dito, kunin yung pinakamataas na 6 na pinakamataas na monthly salary credit ng nakaraang taon. So yung nakaraang taon diyan ay 2021. So kukunin natin yung 6 na pinakamataas diyan at ito total daw natin. So 20 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20, ang total po niyan ay 110,000 pesos na monthly salary credit. Okay. Paano naman kung nagkasakit tayo mula July to December? Ang gagawin natin, kukunin din natin yung total ng 6 na pinakamataas na monthly salary credit mula July to December ng nakaraang taon, no? At ang January to June ng kasalukuyang taon. So, yung ano pa rin siya, no? Yung 12 months preceding the semester of sickness. Yun yung tinitingnan natin diyan, no? So, ang sabi ay i-choose daw natin yung 6 na pinakamataas. And if you observe, itong 6 na pinakamataas na to ay mayroong 4 na lumagpas ng 20,000. January, April, May at saka June. So in this case na tumaas ng 20,000 pesos, greater than 20,000 pesos yung kanilang monthly salary credit, ang gagamitin natin dito ay 20,000 pa rin, hindi 22, hindi 23, 24, 25. Okay? So ang gagawin po natin ngayon, i-add na natin yung 2020 plus 19 ng November plus 20 ng December 2021 at ang total po niyan ay at ang total po niyan ay 119,000 pesos. So, yan po no, makikita natin ang diferensya ng nagkasakit ng sample natin na nagkasakit ng August at saka May 2022 para lang ma-illustrate natin kung paano kinakalculate yung monthly salary credit. Okay. So, ngayon naman paano na natin to gagamitin, no? How do we apply this to our SSS sickness benefit? So, ang calculation po nito, ganito po, ano? So, yung August at saka yung May 2022, ang gagawin natin, so two cases ito ha, ang gagawin natin, i-divide natin yung total ng 6 highest monthly salary credits by 180 days. So, yung nagkasakit ng August 2022, 119,000 divided by 180 days, ang kanyang average daily salary credit ay 661.11. Yung nagkasakit ng May 2022 ay 110,000 divided by 180 days, 611.11 ang kanyang average daily salary credit. And if we continue with this, we will now take the 90% of the average daily salary credit para makuha natin yung daily sickness benefit ng case natin. No? So in this case, yung nagkasakit ng August 2022 ay 595 yung sa kanya at yung sa nagkasakit ng May 2022 ay 550. Eh kung 10 araw tayong nagkasakit, multiply natin yan ng 10 days, ang sickness benefit ay 5,950 dun sa nagkasakit sa August at 5,500 naman doon sa nagkasakit ng May, no, sa atin. So, thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.